for LRT2, tinatawagan ko po si Attorney Hernando Cabrera, ang spokesperson ng LRT2. Sir? Yes, Roseanne, thank you. Thank you, Roseanne. Yes, sir. Magandang hapon po sa lahat. Ito po yung presentation for LRT Line 2. Next slide, please. Una po dito yung ating LRT Line 2 Masinag Extension Project. Next slide. Ito po yung status natin as of January 31 sa project. So as we have announced, noon pa po, magkakaroon po tayo ng dalawang additional station para sa Line 2. Ito po yung isa nandun sa tapat po ng Santa Lucia, and then the other one, yung nandun po sa may tapat naman po ng SM Masinag. Yung isa, ang tawag po natin dyan, yung official name po niya, is Marikina Station, and then yung nasa dulo, yun naman po yung Antipolo Station. Next slide. Yung ating pong target or ating schedule para sa project na ito, ito po yung ating breakdown. But in general po, ang target po natin is ang inauguration po natin, yung soft opening po natin is April 26 ngayong taon. And then immediately thereafter, magkakaroon na tayo ng partial operation. So April 27 po yon. So 2 months na lang po ito, less than 2 months po, mag-ooperate na po yung ating dalawang bagong stasyon. Next slide please. Ito po yung mga litrato ng ating project. Ito po yung viaduct natin na natapos na po natin ito. Fully completed na po ito. Next slide. Ito po yung ating stasyon. Ito po yung Marikina Station. Ito po yung mga pictures po natin dyan. So more or less, kompleto na po ito. Kunting-kunti na lang po ang kulang dito sa ating Marikina Station. Next slide. Ito po yung sa Antipolo Station. Ganon din po. Kunting na lang po yung ating mga kailangan gawin po dito. And then next slide. Ito po yung magiging itsura more or less ng ating dalawang yung loading platform po ng dalawang stasyon sa Marikina at saka sa Antipolo Station. Next slide please. Ito po yung ongoing pa na tinatapos din natin. Ito yung package 3. Ito po yung electromechanical systems. Nandito na po yung relays, yung power supply niya, yung telecommunications at yung tinatawag natin na signaling system niya. So ongoing po ngayon yan, and fina-fast track po natin yung trabaho natin dyan para matupad po natin yung target na April 26. Next slide po. So additional pictures po natin sa electromechanical works. Next slide. Ayan, ang susunod naman po dito is yung ating line to west extension. So kung nagkaroon tayo ng east extension papuntang Masinag, sa kabilang dulo naman po, magkakaroon din tayo ng extension. So next slide please. Yan. Yung ating kabilang dulo naman, yung papuntang west, magkakaroon po tayo ng tatlong additional station. Yung una pong station, magmula sa recto, yung Tutuban Station. And then kasunod po doon yung Divisoria Station. And then yung panghuli, pinakadulo po niya, ito po yung Pier 4 Station. Next slide please. Kasama sa project na ito, bibili rin tayo ng 5 bagong train set. Kasi pag nag-extend ka, kailangan mo rin ng additional na train set. So kasama sa ating magiging project, yung ating procurement is pagbili ng 5 bagong train set. And then specifically, yung mga station natin, yung Tutuban Station, ang location po niyan nandun sa malapit sa may Cluster Mall. Yung Divisoria Station, nandun siya sa may kanto ng Recto at saka Asuncion Street. And then yung Pier 4 Station naman, nandun siya sa may malapit sa Saragossa Street. Next slide please. Ito po yung ating target, yung timeline po natin. Ongoing po actually na yung ating na-suspend lang yung ating bidding process para sa ating general contractor. But we hope to finish this one by June, ano, itong taon na to. And then yung ating general target para sa completion ng buong project is August 2024. So tuloy-tuloy na po itong ating project na ito. Nakuha na rin po natin, no? Nakapag-hire na po tayo ng ating consultant dito. So actively working na po yung ating consultant dito. At sabi ko nga kanina, ongoing na, no? Yung ating procurement process. Next slide please. Ito po yung ating mga bike racks. Remember, a few months back na report na namin na naglagay na tayo ng mga bike racks, ano? Sa Betigo Belmonte, sa Gilmore Station, sa Jerry Wish Station. Next slide. Sa Bimapa Station, Puresa, at saka sa Ligarda.
And then, next slide. Ito yung matagal na natenga ng mga station natin because doon sa Sundog last 2019. So, noong nag-reopen tayo, nilagyan na rin natin sila ng mga bike rack sa Anonas, Katipunan, at saka Santolan Station. Next slide. Bukod po doon sa ating ticket vending machine, kasi totally po, i-disallow na po natin yung pagbenta at pagbili ng ticket sa mga tellers po natin. So lahat na po ng bentahan ng ticket sa line to sa ticket vending machine. But on top of the ticket vending machine, nakapag-install na rin po tayo ng mga e-loading station. So hindi mo na kailangang gumamit pa ng pera, no? Cashless transaction na ito. So na-install na natin sa mga station natin yung ating cashless transaction equipment. So yung nagagamit na po ng ating mga pasahero yan. So cashless na po yung ating transaction na pwedeng maging option ng ating mga pasahero. Next slide. Ayan po yung ating mga ticket vending machine. As I have said earlier, totally po, wala na pong bilihan or bentahan ng ticket sa ating mga tellers. Next slide please. Ito po yung ating mga safety protocol. Ito po yung ito po itong slide po na ito. Ito po yung mga ginagawa natin, yung internal operations po natin, like yung disinfection ng ating mga facilities, ng ating mga train, and lahat po na ginagawa po natin. Like kasama rin po dito yung 72 hour quarantine ng ating mga single journey ticket. So kapag ka na-recover namin yung mga ticket, hindi muna namin binabalik yan sa sirkulasyon. Tinatago muna namin yan for 72 hours para hopefully mamatay muna within that period yung ating yung virus. So hindi ko na po iisa-isahin. And then yung next slide please. Yun naman pong protocol natin when it comes to ating mga pasahero. Ganun din pa rin po. Yung kailangan pong gumamit ng face mask, ng face shield, yung no talking policy, yung social distancing po natin, kasama na rin po dyan. And then may mga clarifications po tayo, yung mga frequently asked questions po ng ating mga pasahero, nakapaskal na rin po yan. Next slide please. And then yung panghuli po, yung ating Holy Week maintenance schedule, as usual, lahat po ng discipline na mga kailangan gawin po sa ating linya, ginagawa po natin yan from yung repair, annual cleaning, replacement, preventive maintenance sa ating mga building and facilities, sa ating telecommunication system, sa ating power system, sa rolling stock po natin, sa mga train po natin, sa signaling, at of course, sa ating trackways. So yan na po yung last slide na namin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Cabs. Dako tayo sa question and answer kasama ang mga kaibigan natin sa media. Unang tanong po para sa LRT2 West Extension, how will it be funded for construction and acquisition of the 5 new train sets? How much is the project cost? Have you officially launched the bidding for the project? If yes, which groups bought bid docs? For USEC TJ and Attorney Hernan Cabrera. Sirs? Yes, Roseanne, thank you. Doon sa tanong tungkol sa West Extension Project, yung pondo nito manggagaling sa General Appropriations Act. So kung ito, domestically funded project ito, hindi natin ito niloan, ano? So it's a domestic funded project. Ang kanyang funding requirement or ang kanyang budget would amount to 10,118,000,000. So 10,118,000,000 yung kanyang budget. And then yung bidding niya, actually we have already officially launched, ano, nag-publish na tayo ng bidding for the general contractor at saka yung supplier ng ating train na bibili, which is sabi ko nga kanina, 5 train sets. Kaya lang nagkaroon tayo ng mga some technical issues, kaya sinuspend muna natin yung ating procurement, but we kaya doon sa pinakita kong timeline kanina, we will resume that this coming March, and then we hope to complete yung ating procurement process by June. And then as to kung sino yung mga bumili na or nag-participate, I think I have to get clearance muna from the Bids and Awards Committee kung sino yung mga bumili na ng bid documents or nag-participate na doon sa mga initial process ng ating procurement. Thank you, Roseanne. Next, follow-up
question po from Lawrence Marasigan of Business Mirror for Attorney Cabrera. Clarify lang po yung 10.118 billion for West Extension. Is that for both the construction and the acquisition of new trains? Based on the website of LRTA, 9.42 billion lang po dati yung budget. Bakit po tumaas? Yes, Rosanne. Thank you, Lawrence. Thank you. Tama no yung budget which yung 10 billion 118 million kasama na rito yung acquisition ng 5 new train sets no. Kaya lang yung mga pinapublish kasi kung minsan na invitation ang nilalagay lang na amount doon is yung for the project alone yun lang. May mga cost kasi or funding na hindi naman na kailangang isama doon sa procurement process mo yung invitation mo. So hindi kasama usually na napapublish dun sa invitation yung actual cost or separate cost ng right-of-way acquisition. So may sariling costing kasi yan eh, na kailangan ng project. Nandun dyan din yung cost ng relocation ng ating mga utilities like yung mga Meralco post, yung mga tubo ng Nawasa. Lahat yan, may costing lahat yan. Ano? So may sariling funding dun yan at kasama din dun sa ating project funding. Nandiyan din yung cost ng project management. So magtatayo kasi tayo ng ating project management office. So may sariling pondo din yan na pangangailangan. So kasama rin siyan sa ating project cost. And of course, yung consultancy services. Nasabi ko nga kanina na procure na natin, ongoing na yung trabaho nila. So may sariling pondo rin yan for the consulting services na kasama rin sa total project cost yan pagka kinumpute natin. Thank you, Rosanne. Thank you, sir.